اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mga anak dahil ito binigyan naman tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagkakataon dito sa Dirkakasali para makapagbigay ng isang reminder sa lahat ng ating mga kapatid na mananampalataya sa Islam. At syempre gustong-gusto natin pag-usapan ngayon ang ating topic dahil alam natin lahat na for the previous topic that we discussed, pinag-usapan natin yung mga mashallah, mga dambuhalang good deeds, di ba? Aside from fasting and Qiyamul Layl or Salatul Taraweh na magagawa natin para magkaroon tayo ng mashallah o walang katapusang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus, kailangan natin ibalanse sapagkat maaaring ang isang kapatid ay nagsasawm at nagtataraweh pero hindi niya alam, no, na ang kanyang sawm at ang kanyang mga good deeds ay napupoison na pala ng kanyang mga pag-uugali. Maaaring kapatid, itong sampu na masamang pag-uugali na pag-uusapan natin na kapag ito ay nasa sayo o may isa mula dito na iyong ginagawa habang ikaw ay nagpapasing, automatically maaaring maging dahilan para hindi mo makamtan ang kapatawaran, habag at pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid, sobrang ini-encourage tayo ng Islam na maging the best ang ating pag-uugali ngayong Ramadan, right? Kaya nga anak, kapag yung isang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may dumating sa iyo na fimama na inaaway ka at kung ano-ano mga salita ang sinasabi sa iyo, ang isa sa maiintindihan natin sa hadith na ito ay ang sasabihin mo, ana saim, ako ay nag-aayuno. Kasi hindi talaga po pwede na tayo ay makipag-away o gumawa ng isang hindi maganda habang tayo ay nag-aayuno. Kaya nga sinabi natin na ang saum, ang ibig sabihin ng saum is to abstain o iwanan, di ba, ang mga bagay-bagay na pagkain at tubig at marital relationship sa asawa. Kasama na dito mga kapatid, na i-abstain natin is yung masamang pag-uugali at masamang pananalita. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, man lam yada kaulazur, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man tao ang hindi niya iniwanan ang kaulazur wa amalum bi at mga gawain, action, no, na mga evil, falaysa lillahu hajatan fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Walang pangangailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pag-iwan mula sa tubig, pag-inom at mula sa pagkain. So kapatid, be with me, right? And i-evaluate mo ang sarili mo, i-assess mo ang sarili mo kasi walang taong perfect, no? Kahit talaga namang tayo ay napaka-righteous pero at the end of the day, mga tao tayo na talaga namang mayroon tayong process na pag-uugali na maaaring maging dahilan para hindi tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pag-aayuno o hindi natin makuha yung reward na walang hanggang katapusan. Right? Una, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Kalam, pag-uusapan po natin ito is yung mga pangit na pag-uugali na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Kalam. So sabi ng Allah, wala tuti'u kulla halafin mahin. Right? Number one, halaf. Right? Sino itong halaf? Silang mga tao na ang kanilang pag-uugali ay sanay sumumpa sa Allah. Sa tuwing magsasalita, magsasabi palagi ng sumusumpa ako sa ngalan ng Allah. Wallahi, billahi, tallahi. At walang problema kung ginagamit mo ito kapatid sa magandang intention o magandang pamamaraan. Kasi minsan talaga may sasabihin ka, o pwede sigurong magtala billah, wallahi ka, in once in your lifetime or paminsan-pinsan kapag kailangan. Pero ang pinag-uusapan dito is may mga akhawat at mga brother na sa tuwing magsasalita para makumbinsi ka, laging gagamitin ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi nila ay puro kasinungalingan. So, ikaw na nakikinig para makumbinsi ka nila, gagamit sila ng tala, billah. So, syempre, pag narinig mo yung brother, sister, na nagwawallahi, nagbibillahi, may isip mo, eh, totoo talaga kasi nagbillahi si sister eh. Nagwallahi si sister. Imposibleng gamitin niya ang pangalan ng Allah kung siya ay nagisinungaling. May mga tao po na ang kanilang habit, kaugalian, ay gumamit ng panunumpa sa ngalan ng Allah, pero sa totoo lang, ginagamit lang ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa isang kasinungalingan at hindi magandang pananalita. Pangalawa, my dear, sabi ng Allah, wala tuti'u halafin mahin. Ano ang ibig sabihin ng mahin? Nako, mga taong medyo, itong mga taong ito ay mga biniyayaan ng Allah ng katalinuhan,
binyayaan ng Allah ng kagandahan, ng kayamanan, ng fame and prestige, right? And then, ang tingin na nila sa mga tao ay napakababa. Yan. Mababa ang tingin sa iba, no? Sila lang ang mataas, sila lang ang perfect, sila lang ang matalino, sila lang ang may magandang lineage, sila lang ang pwedeng maging sultan. At lahat ng kanilang mga kausap ay Bisaya, manananggal, porque nagtitinda sa palengke, porque mahirap pa sa daga, kahit kapatid ay parang hindi kapatid. Pinsan na pinsan, parang hindi pinsan. Kamag-anak, parang hindi kamag-anak. Bakit? Kasi ang gusto niyang mga kaibigan ay mga mayayaman na tulad niya, matatalino at magaganda na tulad niya. Pag hindi kita pwedeng maging kaibigan, kahit na kamag-anak kita, mababa ang tingin niya sa kanila. Right? So ang mga taong mapagmataas at mababa ang tingin sa iba, belittling people in English, ito at ako layakan yung pangalawang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamasamang pag-uugali ng tao. Right? Alam na natin to. Lahat ng mga mutakabir, lahat ng mayayabang, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Dharra means an atom. Sa mga nag-aaral ng medisina ay kailangan mo pa ng microscope para makita mo itong atom na ito. Pero sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, an atom of kibar, you are forbidden to paradise. Papasok lang sa paraiso, sabi ng Allah sa Suratul Araf, ang mga taong ito kapag pumasok ang tail ng kamilyo sa butas ng karayo, meaning imposible yung pumasok sila sa paraiso. So kapatid, kung nakikita mo sa sarili mo na medyo mataas ang tingin mo sa sarili mo, nung hindi ka pa nagiging professional, masyado ka mapagmahal, mapagkumbaba, kung sino-sino yung mga kaibigan mo, nang ikaw ay magkaroon ng karangyaan, ng prestige, naiiba na ang tingin mo sa sarili mo, lumalaki na ang ulo mo, nako kapatid, ikaw ay kasama sa mga mahin. At ito ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaaring sa puso mo, ikaw lang ang nakakalam, pero huwag mong kakalimutan na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma fi sudur. Alam na alam niya ang kaibutan ng puso. Wa husila ma fi sudur, at ilalabas ng Allah ang laman ng ating mga puso sa kabilang buhay. Pero kung ikaw ay mayabang, hindi ka papasok sa paraiso. Welcome na welcome ka sa hellfire. At talaga namang magiging dahilan ito para hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong psalm. Kaya at akulayakan, magbago ka na. Kaya mo magbago, syempre. Bakit hindi? Nakayanan mo ngang iwanan ang mga halal. Ano yung halal? Halal naman talagang kumain for 11 months, any moment na gusto mo. Kaya mong uminom. Walang problema kung iinom tayo gabi man o tanghali, gabi, umaga. Diba? Halal ito. Ang mag-asawa, anytime na gusto nilang magkaroon ng marital relationship, it is allowed in Islam. Ipinagbawal ng Islam sa buwan ng Ramadan ang mga halal. Ano pa kaya ang mga haram? So kung kaya, nakayanan mo magbago, ibig sabihin, kaya mo magbago, kapatid. Diba? Maaaring kaya ka naging mayabang o mataas ang tingin sa sarili mo kasi ikaw yung trophy child, ikaw yung laging pinupuri ng nanay mo, lagi ka nakakatanggap ng mga appreciation, so naging mayabang ka na tuloy. At least ngayon alam mo na ito pala ipinagbabawal ng Allah at walang problema kapag tayo ay nagtawba, kapatid. Next at ako liyakan is hamazin is yung siya lang ang magaling. Ito mas sumobra naman, no? Kailangan kapag may idea, idea lang niya ang matatanggap. Sa isang organisasyon o sa pamilya, wait lang umi. Noong malaki na ako, attorney na ako, CPA na ako, teacher na ako, dapat ang aking panukala ang dapat na gawin sa bahay na ito. Nako, ikaw lang ang magaling, hindi na magaling yung magulang mo. Right? Kasi yung nanay mo, hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba, no read, no write. Diba? Dahil yung mga kapatid mo, hindi nagtapos katulad mo. Hindi nagyaman, nagyumaman katulad mo. Wala ng boses, ikaw lang ang masusunod kasi ikaw lang ang magaling. Nako kapatid, pag ganyan ka, walang magmamahal sa'yo. Maaaring maraming nag-hi and hello sa'yo kasi maraming laman ang pitaka mo, pero ang puso mo walang magmamahal sa kanya dahil ikaw ay hamazin. Ikaw lang ang laging magaling, no? Iwanan mo ito, kapatid, kung gusto mong may magmahal sa'yo ng tunay. Next po, ito mas masaklap. Masya'im binamim. Nako po, no? Ang gawain niya ay mag-usyosera, mag-imarites, pag-away-awayin ng mga mag-asawa. Ilan dyan ang nagmamahala ng mag-asawa? Ang nanay ay pakialamera.
kasama na dito yung mga mother-in-law na sobrang pakialamera. Porque hindi type yung kanyang daughter-in-law dahil mayroon siyang gusto na ibang babae. Aba, gagawa niya ng parang para maghiwalay sila ng kanyang anak. Diba? Kasama na dito yung mga magkakabala-balae o di kaya, ano ba sa mananaw? Yung tita ng Mama Gidesa. Diba? Adi pa katitidawaan. Kasi nga, alam mo, mas magaling ka, mas ganyan ka. And may Marites, pumunta doon sa isa, and then chinismis, sabi ni Fulan, sinabi, hindi naman sinabi. Pumunta naman sa kabilang bahay, sinabi daw ni Fulan, hindi naman sinabi. Magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak, mag-iidas, right? Mag-i-in-laws, na nag-away-away ang magkakaibigan na ito dahil kay Marites, nako kapatid, sa totoo lang, laya dukulo dyan na tamang ka na, laya dukulo dyan na tanang ma'am, bawal ka sa paraiso. Kaya ngayong Ramadan, magbagong buhay na tayo kapatid. Kung gusto mo, tanggapin ng Allah ang iyong Ramadan at maging dahilan ng Ramadan para sa tunay na pagbabago. Diba? Kasi sabi ko nga, lahat naman tayo ay may pagkukulang. Ang importante, natanggapin mo sa sarili mo na, wait lang, parang ako yung Marites sa sinasabi ni Kakasali. Worse than Marites is yung slanderer. Kahit hindi totoo, pinagsasabi mo para lang mag-away-away kasi naiinggit ka dahil nagagalit ka. So ginagawa mo ang lahat para mag-away-away ang isang pamilya, magkakamag-anak o magkakaibigan. May Allah forgive you, my dear, kung ikaw ay ganyan. Right? Maaaring hindi ka Marites pero ikaw ay mu'tad. Right? Manloloko. Right? Diba? Gagawin ng lahat para maloko niya ang isang tao. Kunwari ganito, kunwari ganyan. Yung pala wala. Naku! Eh, ang dami-dami pa man din ng mga kapatid natin dito sa Pilipinas na mga kamusliman na pag sinabi mong pera ang pinag-uusapan, hindi na iniisip kung tama ba itong pinagsasabi ni Fulan. Right? Alam natin lahat, yung pinakamalaking manloloko is yung mga, ano ba to, sa mga coco scam, right? Niloko nila ang lahat ng mga tao, nagkunwari sila na may smart, may investor ng Globe. Sabi ko nga, Subhanallah, kung totoo yung mga pinagsasabi nyo, hindi sana si Henry Sina at saka si Lucio Tan, right, ang unang mag-i-invest kay Coco, di ba? Pero may mga tao talaga na napakabilis utuin, napakabilis lokohin pagdating sa pera, di ba? Pangangakuan mo lang, maniniwala na yan sa'yo. Recently, may isang contractor na hindi pa naman nagiging contractor and then kung ano-ano mga pinagsasabi, eh, naku, nilikom niya ang lahat ng pera ng mga tao and then wala naman pala. So, sino yung kawawa? Yung mga tao. Itong mga mootad na ito, hindi sila maaring Marites pero talagang ang puso nila ay talaga namang manloloko ang iniisip lang paano ko ito makukuha, paano ko ito makukuha nang wala silang magandang intention. Wala all the billion in dalik. Next at ako liyakan is yung athim. Athim means buong buhay niya, walang siyang ginawang kabutihan. Nandito na yung Ramadan, hindi pa rin nag-aayun. Ipinako na ng mga malaikat yung mga shayatin sa pusod ng dagat, naka-chain na sila, pero ang kanyang napsuhawa, wala pa rin pakundangan sa paggawa ng haram. Walang saum, walang sala, ang paglalasing, ang chit-chat, ang zina, ang panonood ng pornography, and so on and so forth, lahat ng klase ng haram, nag-i-enjoy pa rin. Itong mga taong ito, buong buhay nila, sila walang ginawang kabutihan. Pero pag ikaw ay nagbagong buhay ngayong Ramadan, my dear, isipin mo pag nagbagong buhay ka, lahat ng kasalanan mo ay patatawarin ng Allah. In one condition, nag-saum ka for the sake of Allah, walang dahilan, walang pakitang tao, only for Allah. At ikaw, saum lang pa lang at ako liyakan. No? Saum pa lang. Ang sabi ng Allah, gufira lahum atakana mamindami aw kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano pa kanya kung isang bayang mo yung salatong tarawih, right? So, kailangan kung ikaw, buong buhay mo, wala kang ginawang maganda, ang pakiramdam mo, napakadami ng kasalanan mo, ito ay napakapangit na virtue, ugali ng isang mananampalataya o isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tigilan mo na ito, kapatid. Magbagong buhay na tayo ngayong Ramadan. Next, utol. Utol is napakasamang tao. As in, walang kaibigan, kapitbahay mo lang, kaaway na niya, pati mga anak niya, dinamay niya, inaaway lahat ng kapitbahay, laging siya yung tama, kahit na mali naman yung mga anak niya, kasi yun ang sinasabi niya sa mga anak niya. Tayo lang ang tama dito, dapat katakutan tayo, may mga ganyan, walang utumilay mindalik, maniwala kayo. May mga taong ganon. Kapatid niya, wala siyang kakampi, mga kamag-anak niya, wala siyang kakampi, mga kapitbahay niya, sumasakit ang ulo niya, napakasama ng ugali. Pangit ang ugali, my dear. Kasama na dito yung mga taong lagi mong kinatatakutan. O, kasama ka ba dito sa mga taong harsh? Oy, wait lang, darating si kuya, darating si ate. Dali, maglinis sa'yo. Kasi alam nila na very harsh ang puso mo. My dear, ito ay isang ugali ng hindi mananampalataya.
Ano pa kaya kung ang ugali mo sa sobrang pangit na ugali mo, ano ang pinakapangit na ugali? Ang pinakapangit na ugali is yung mga taong madadamot. Mga greedy. Bakit pangit na ugali yung greedy? Aba, ang taong madamot, kahit mamatay ka, hindi kanya tutulungan. Mukhang pera nga eh. Right? Selfish, siya lang. It's all about me, myself, and I don't care about you. May mga ganun tao. Right? Sariling asawa, pinagdadamotan. Naku, kapag ito naging asawa mo, madamot, naku, kawawa ka talaga. Ay, naku, my dear. Hiwalayan mo na yan. Walang mangyari sa buhay mo. Sariling anak, hindi pinapakain ng masarap. Naku, napaka-greedy. Ano pa kaya kung kapatid? Kahit ang kayamanan niya hanggang langit, hindi niya maiisipan na bigyan ng kapital para magkaroon ng magandang buhay ang mga kapatid niya. May mga tao, mismo magulang niya, pinagdadamutan niya. Wala odo bila. Ito ang utol. Napakasamang tao. Walang mabuting puso. As in, inalisan na ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. My dear, kung may ganito kang pag-uugali, ay ba, ay magbagong buhay ka na ngayong Ramadan. Ha, inshallah, patatawarin ka ng Allah. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ba'da dhalika zanin. Nako, hindi lang siya napakasamang tao. Zanin means lamangera. Ay, kailangan lamangan kita. Ha? Hindi lang sa lupa. Halimbawa, katabi mo siya sa lupa. Wait lang. Pag malingat ka lang, umuwi ka lang ng Manila, nakalahati na ng lupa mo, nakuha na niya. Ay, may ganun sa amin. Yung lupa namin sa Ramay, anyway, sana pinatawad na ng mga magulang ko yung taong ito. Bakit? Kasi namatay na siya. Right? So, isipin mo, kung lamangera ka, pag namatay ka, walang lupa na magkakasya sa'yo, my dear. Ano pa kaya kung lamangera ka sa pera, lamangera ka dun sa, for example, magkakapatid kayo, mayaman yung magulang nyo. Dahil kinatatakutan ka kasi masama ka nga tao, kinuha mo lahat ng kayamanan ng mga kapatid mo, wala ka ng pakialam. Marami ito sa mga mananaw. Kasi wala tayong proper inheritance, di ba? Kaya dapat sa mga magulang, isusulat na eh. Kanino yung bahay, kanino yung lupa. Kasi kapag may isa kang anak na masamang tao, na napakasakim, baka kawawa talaga yung mga bunsong anak mo at saka yung mga mababait na sa magkakapatid. Laging kawawa. Naku, napakadami ng ganito sa atin. One of the billahi min dalik. Lamangera na, tapos tignan, makalalabita sa kanyang buder din ako, napaka-selfish. And then, ang pangsampo, my dear, is yung ankana dha malin wa banin. Dahil sila, sapagkat sila ay may angkan na mayayaman, sila ay may angkan na prestige, no, puro mga sikat, dahil sila ay angkan ng mga politician o di angkan ng mga kilalang tao, powerful, influential, nako, sila ay nagmamalaki at para ba namang halos mag-oppress, no, sila sa mga taong kinasasakupan nila. Ito ang mga sampung kaugalian na sinabi sa Suratul Qalam na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Qalam na sampung napakapangit na pag-uugali ng isang Muslim, no. Kaya kapatid ko, iibalit mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay laging sumusumpa, kung ikaw ba mababa ang tingin mo sa sarili mo, kung gusto mo ikaw lang ang magaling, hindi ka nakikinig, kung ikaw ay dakilang chismosa at marites, ano pa kaya kung islanderer ka, no. Kung ikaw ay humaharang, nakalimutan ko itong manna'inil khair, hinaharangan mo ang mga mabubuting gawain. Bakit? Kasi ingitera ka, so hindi mo makita na yumayaman yung kapatid mo, yumayaman yung pinsan mo, so gagawin mo ng paraan para siraan mo siya, para i-block mo yung mga biyaya na darating sa kanya. For example, magkakaroon siya ng appointment, so sisiraan mo siya para hindi niya makuha yung appointment, right? Magkakaroon siya ng biyaya, gagawin mo ng paraan para hindi niya makuha, kasi punong-puno ka ng inggit sa puso mo. Ito yung pang-sampo, kapatid. Nakalimutan ko lang, no? Actually, pang-five, yung manna'inil khair. So, kapatid ko, ibig sabihin, the moment na ikaw ay ganito ugali, hinaharangan mo ang magagandang gawain, no? Ang gusto mo lang ay kasamaan sa iyong lugar, ikaw ay manloloko, ikaw ay napakasama ng mga amal mo, wala kang ginawang kabutihan, napakasama ng pag-ugali mo, napakadamot mo, napakalamangera mo, at ikaw ay napakataas ang iyong tingin sa sarili dahil ikaw ay galing sa mayamang angkan o prestige o powerful na angkan, automatically, kapatid, magtawba ka na. Dahil sa iyo at sa gusto mo, kahit hindi ka magbagong buhay, mamamatay ka. At kapag namatay ka, makikita mo walang ni isang nagmamahal sa iyo. Kahit asawa mo, anak mo,
nanay mo, hindi ka talaga niya mamahalin. Walang taong nagmamahal sa ganitong pag-uugali. At higit sa lahat, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ito ay ugali mo, itong sampung na ito, aba, ikasama na ito sa sinabi ng Allah na kuluzur wa amalun bi, mga pangit na pananalita at mga gawain na harmful, no, action na mga harmful sa ibang tao. Falaysa lillahi hajatan fi ayyada at'amu wa sharabu, hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pag-iwan sa tubig at mga pagkain. Mga kapatid, to conclude, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito yung una ng sura na suratul Qalam, nang sabihin ni Abu Lahab, ni Abu Jahl, lanatullahi alay, at ng mga mushrik siya sa Makkah, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nasisira ng bait, siya ay magician, dahil ang mga salita niya na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na revealed ng Allah na Quran ay mas dinaig niya yung fluency at yung laman na magaganda kaysa sa mga poetry na ginagawa ng mga Arabs. Sabi ng mga Quraysh, ikaw ay nasisira ng ulo ya Muhammad. Hindi ka ba tinong tao? Right? At sinabi ng Allah, ma anta bi ni'amati rabbika bi majnun. No, ikaw ya Muhammad, katotohanan na ikaw ay pinagpala ng iyong Rab na anong pagpapala ang ibinigay ng Allah? With a strong mind. Hindi ka baliw ya Rasulullah. Hindi ka baliw, hindi ka nasisira ng ulo. In fact, we created you with strong mind and with best intelligence. No? Pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna laka la ajran ghayru mamnun. Katotohanan niya Muhammad na para sa iyo ang isang gantimpalang walang katapusan. Right? So ibig sabihin, pag gumawa ka ng maraming kabutihan ya Rasulullah, ikaw ay nagsaum, no, ikaw ay nagsala ng 5 times a day, ikaw ay nagzakat or nagsadaka, ikaw ay naghajj o nagumra, no, mapapasayo ang isang dambuhalang katapusan, walang katapusan na mga biyaya ng Allah. At ang pangatlo, wa innaka la'ala khuluqil adhim, katotohanan niya Muhammad na ikaw ay nagtataglay ng isang dakilang pag-uugali. Isipin mo kapatid, ito yung dapat nating i-aim sa Ramadan na ito. Aside from fasting and praying tarawih and reading Quran and dhikr and giving sadaqat, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at isama natin sa mga plano natin sa Ramadan na magkaroon tayo ng ganitong tatlong mashallah na sifat. Diba? Mga pag-uugali na may strong mind, right? Smart, laging nag-aaral, patuloy na nag-aaral, naging professional na, nagsasaliksik pa rin ng kaalaman, kahit na siya ay doktor na, hindi naging hadlang ang kanyang edad para magsaliksik ng Quran at Hadith, patuloy na nag-aaral, patuloy na nagbabasa. Pangalawa, habang ikaw ay nag-aaral at nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, ng Quran at Hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nagsasagawa nito kasi naintindihan mo na kung ano yung tama at mali, ano ang mga kautusan, and then you practice what you learn. Wa innaka wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Pwede natin makuha ang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasul sallam na walang katapusang biyaya, right? Maging rabbaniyin tayo, my dear, no? Kailangan maging people of sala tayo, maging people of people that who observe salah, people that who observe fasting with all their heart, people who share and give, no, not only zakat, kasi kung hindi mo naman kaya magzakat, you have a big, big heart to listen and to share and to advise, right? And at the same time, kung kaya mo, ikaw ay mag-hajj. Mga kapatid ko, ito yung mga dambuhalang gantimpala na naghihintay sa atin. Makukuha lang natin yan kapag katapos natin pag-aralan ng ating din, no, ang ating agama Islam, ang Quran at ang Hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. And syempre, no, ang iman, no, ang virtue ng knowledge is magbibigay siya ng iman. At ang virtue ng iman is aayusin niya ang ating pag-uugali. 'Di ba? Wa innaka la'ala khuluqil adhim, no? Kailangan talaga maposes natin kung ano yung ugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalo na sa mga kapatid ko na mga ulama at sa mga ustad ko na mga alim at syempre sa mga kapatid ko na nagdadawa sa larangan ng dawa. Aba, i-maintain po natin yung ating akhlak. Kasi ang Islam, ito yung, ang kakaiba sa Islam is yung ating refined, beautiful manners, no? Ito ay paalala lang, no? Wala akong balak na saktan o
patamaan ng kahit na sino. Pero lalo na tayo na nasa dawa, no? Ang rule lang natin mga kapatid is to convey the message of Islam. Kung ikaw ay salafus salih, alhamdulillah, no? I-convey mo yung ugali ng mga sahaba at ng mga tabiin at ng mga tabi wa tabiin. Ipakita mo sa mga tao kung ano yung ugali ng mga taong ito. Diba? Kasi napakalayo natin, ako mismo, no, sasabihin ko to sa sarili ko, napakalayo natin sa ugali ng mga tabiin. For example, pagdating sa pagdadawa at pakikipag-debate, no? Kung sasabihin mo yung sa palagay mo na nabasa mo sa Quran at Hadith, sabihin mo ng malumanay, sabihin mo ng maayos, kasi kahit mismo ang Musa alayhis salam, sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wakul lahu kawlan layina, makipag-usap kayo sa Firaun ng layina, with leniency, hindi mo kailangan mambastos, hindi mo kailangan magalit, hindi mo kailangan manakit ng tao, hindi mo kailangan i-degrade ang sarili mo. Kung ikaw ay ulama, kung ikaw ay alim, kung ikaw ay ustad, kung ikaw ay may takot sa Allah, kailangan bang i-degrade mo ang sarili mo? Ibababa mo yung pag-ugali mo dahil lang naiinis ka sa katunggali mo? Right? Hindi mo kailangan i-degrade. My dear, no, kapatid ko, huwag mo kakalimutan yung manners mo. Ang Imam Shafi'i, rahimahullah, nang pumunta siya sa nanay niya, tinanong na nanay niya, Ya Shafi'i, Ya Muhammad, Muhammad ang pangalan ng Imam Shafi'i, rahimahullah. Ya Muhammad, ano natutunan mo kay Imam Malik? Sabi niya, al-ilm wal-adab. No, kaalaman at pag-ugali. Sabi ng nanay niya, wala kang natutunan, go back. And then syempre, namumroblema yung bata. Sabi niya, bakit wala akong natutunan? Eh, napakatalino ko nga, di ba? Nababasa ko yung, namememorize ko yung another page ng Quran na hindi ko pa nababasa. Bakit wala akong natutunan? So sa stress ni Imam Shafi'i, sabi niya sa Imam Malik, ya Imam Malik, yung nanay ko, tinanong ako, pero parang hindi niya gusto yung sagot ko. Sabi niya, ano ba yung itinanong na nanay mo? Sabi niya, tinanong po ako kung ano yung natutunan ko sa inyo, ano naman ang isinagot mo? Sabi ng Imam Shafi'i, ang sabi ko po, ang natutunan ko sa inyo ay kaalaman at magandang pag-uugali. Sabi ng Imam Malik sa Imam Shafi'i, take note, mga kapatid kong duat. Sabi niya, ang sabihin mo sa nanay mo, ito. Kasi baka yung nanay mo, katulad ng nanay ko. See, imagine mo, baka yung nanay mo, katulad ng nanay ko. Ang isasagot mo, mahal kong ina, ang natutunan ko kay Imam Malik ay pag-uugaling asal na maganda o mabuting kaugalian at kaalaman. See? Ininis ka lang niya. Nagsabi siya ng hadis na baluktot o di kaya daif. Tapos ikaw naman, natouch ang ego mo, biglang nainis ka, tapos nawala yung manners mo, and then biglang gumamit ka ng mga harsh na pananalita. Kapatid, huwag mong kakalimutan na ang manners, ito yung pinagbabasihan ng Islam, right? Ito yung dahilan kung bakit ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after Tawhid is to complete the manner. Nasaan ka sa Imam Ahmad? Ang Imam Ahmad, rahimahullah, ang katunggali niya is mga mu'ta sila, mas worse pa yan kaysa sa mga Ashaira, right? Ang mga Ashaira, mga Muslim yan, ang Mu'tazila. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi ko alam kung saan banda ng Islam itong mga Mu'tazila na to. Sana wala na sila, right? Mga Mu'tazila, as in, completely binabaluktot nila yung Quran. Hindi isang hadith lang ang pinag-aawayan dito o pinagtutunggalian. As in, halos baliktarin nila yung Quran. At ang katunggalin niya, Mu'tazila. At ang isa sa katunggalin niya, classmate niya, si Badr. Si Badr, classmate ni Imam Ahmad. At napakayaman niya at matalino rin. Pero, sobrang late ng tingin niya kay Imam Ahmad, rahimahullah, kasi laging late. Bakit nalilate ang Imam Ahmad? Kasi namatay ang tatay niya at kailangan niyang kumita ng 2 dirham or 1 dirham para pakainin niya yung nag-iisa niyang nanay, si Safiya, rahimahullah. Right? So, isipin mo yun, nangangariton, kung ano-ano ginagawa niya sa palengke para lang kumita ng pera. Right? So, lagi siya nalilate kay Yusuf, Sheikh or Imam Yusuf, yung Ibn Yusuf, yung estudyante ni Imam Abu Hanifa, right? So, naiinis yung Badr kasi late ka na nga, mas matalino ka pa sa akin. Ngayon, naging katunggalin niya sa Mu'tazila. Pero alam mo yung kung paano paano pinarusahan ng caliph ng Abbasid yung Imam Ahmad ibn Hanbal, kung paano siya pinarusahan sa kulungan, kung paano siya pinahirapan. Pero isipin mo, habang nakikipag-usap siya doon sa mga buota sila, the manners of Imam Ahmad is so amazing. Nagagawa pa niya, never niyang itinaas ang kanyang boses, never siyang nawala dun sa kanyang manners, never niyang binastos ang kanyang mga katunggali. To the point na alam natin na siya yung Sheikhul Islam, siya yung nanatili sa tawhid, siya yung subhanallah, kahalos mamatay siya pero never niyang ginibap ang katotohanan, right? Pero yung manners niya, that's really what amazing
At ito yung gusto kong makita sa mga nag-claim na sila daw ay salafus salih. Ito yung gusto nating makita sa mga nagsasabi na nasa ahlus sunnah wal jamaah kami. The manners, my dear. Diba? Kasi ako talaga, ito minsan lang ako magsalita tungkol sa mga argumentation na ito. Ulitin ko lang, pwede natin sabihin ang tama, pero hindi natin kailangan manakit ng kapwa. Hindi natin kailangan mawala ng respeto. Hindi natin kailangan ibaba ang ating manners. Right? Lalo na kapag tinatouch ang ego mo. Ako mismo, ang dami ng nambabash akin. Nararamdaman ko talaga na nasasaktan yung ego ko. Kasi tao kayo, hindi ka malay ka. Pero ano bang mapapala natin kung ang bato na ibinato sa'yo ay ibabato mo lang sa kanila? Patuhan mo ng tinapay. Pag naubos ang bato, tinapay ang ibabato niyo sa'yo. Inshallah, malay mo, gabayan sila ng Allah. Our rule is only to convey the message of Islam. Right? Hindi natin pagmamayari ang guidance. Di ba? Innaka la tahdi man ahbabta. Mismo ang Allah, sinabi niya sa Rasul Islam, wala kang kakayahan, wala kang authority, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para gabayan ang mga mahal mo. Tayo pa kaya? So, remain, no? I always remind myself, kasi nga, minsan nga, nagkaka-ego ako talaga. Wala udubila kapag may nambaba siya akin. Pero kailangan natin talagang hindi ibaba ang ating morals, kasi this is really the true sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam. And this is what makes us Muslim and what makes us believers. Ulitin ko lang, naway biyayaan tayo ng Allah SWT ng tatlong sifat na ito. Strong mind, no? Kung gusto mo professional lang, maging strong ang mind mo, engage yourself with the Holy Quran, with Hadith, with the Siratul Nabawi, with the Hayatul Sahaba, and so on and so forth. Makikita mo kung gaano ka katalino na doktor, attorney, CPA teacher, mas lalo kang magiging broad-minded and strong, no, in your intellectual ability. And at the same time, syempre kapag in-engage mo yung mga good deeds, magkakaroon ka ng strong emotion, hindi ka basta-basta na i-stress, hindi ka basta-basta na di-depress, kasi you are connected with Allah SWT through doing all the good deeds. So hindi ka lang bibiyayaan ng Allah ng ajron kaira mamnon kung hindi magkakaroon ka pa ng strong emotional quotient, inshallah. And syempre, dapat magkaroon tayo ng strong, social quotient, yung mabuti yung ating pakikitungo sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin. Hindi man tayo maging perfect, pero alam ng Allah na ginagawa natin ang lahat to the best of our ability. Marami man tayong pagkukulang, but at least we accept na ito yung pagkukulang ko. Dito ako mahina. Ya Allah, idua na lang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago tayo pumanaw at bumalik sa kanya ay mag-complete natin yung manners na siyang manners ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang akhlak na maganda kasaim wa kalqaim, di ba? Para kang daig niya ang nagtatahajud sa gabi at daig niya ang mga nag-aayuno ng Monday and Thursday. So mga kapatid, bakit nga ba daig? Kasi to maintain the akhlak, no? To maintain the akhlak is really so hard. Diba? Lalo na sabi ko nga kapag nagiging emotional na tayo at nagiging personal na yung pinag-uusapan. So mga ata, kulaya kan, naway maging the best ang ating pag-uugali this Ramadan. At kung may mga pag-uugali tayo sa 10 na sinabi natin sa Suratul Kalam, ay isa-isa natin ito itakwil at naway maging madali para sa atin ang pagtatakwil ng mga evil na pag-uugaling ito. At syempre, with the power of dua and with the power of tauba, walang imposible na magigising na lang tayo na talaga namang binago tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because of our ikhlas and sincere tauba to Him. Kung sa palagay niyo mga anak, ang episode na ito ay makabuluhan para sa lahat, aba, imagsadaka ka at ishare mo ito para sa lahat. Walillahi taufiq wal hidayah. Allahumma barik lana Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.